lahat naman ng makina na natin, may naririnig tayo mga may lagitik, may mga helicopter. Huwag nyo muna agad-agad ipapabuksan yung makina. Obserbahan nyo muna bago nyo ipabuksan. Okay! Magandang araw sa atin. Ang pagbabalik ni Legendary Smash. Ayan, joke lang yan. Magandang umaga sa atin. At yun, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood dyan. At sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel. Sobra akong natuwa. Sobra akong blessed sa inyo. So yun, shoutout pala kay Casey de Guzman Martinez. Yun, na ang aking asawa. So, top fan ko yan. Tsaka syempre, maraming salamat po sa lahat talaga na nanonood. Sobra talaga ako nagpapasalamat kasi sa pag-comment, sa pag-appreciate ng video yung ginagawa ko everyday. Sobra akong blessed talaga. Sobra talaga mga paps, mga mams. So yun, shoutout pala sa lahat na nanonood. At yun, sorry kung hindi ko makukuha yung mga shoutouts paps kasi wala akong dalang papel. Sa next video ko na lang siguro. So yun, umpisan na natin. Smash 115 review yung ating gagawin mga paps. Kung mapapansin ninyo, yes, tama kayo, 2016 model itong motorcycle ko mga paps. So bakit natin i-review ito? Kasi more than 3 years ko na siyang gamit. So based sa mga performance niya mga paps, doon natin ibabase kung maganda ba talaga or worth it ba yung pinagbili natin sa motorcycle na to. Okay, so lahat yan yung sasagutin ko. Unang-una pa lang para sa akin mga paps, worth it na tong motorcycle na to. I-review natin siya from 52,000 kilometer na tinakbo ng ating motorcycle. I-review natin, okay? So, start natin na. Unang-una ko talaga nagustuhan sa kanya, syempre kahit sino naman, yung kanyang gas consumption, yung paggamit niya ng gas, kung ilang kilometer ba bago ang 1 liter. Mga paps, para sa akin, sobrang tipid talaga nito. Ewan ko lang sa, hindi, sa bagong mga Smash ngayon, Suzuki Smash 115 na naka-diaphragm yung kanilang carburetor. Yung sa akin kasi it's carburetor lang talaga siya. Last batch ako ng carburetor ng 2016. So ang nagagamit ko kasi 70 km or 73 km 1 liter. Parang hindi ka pa nipaniwala, di ba paps? Pero totoo, ganun talaga siya. Siguro dahil nangyayari sa motorcycle ko dahil siguro every 2 months or 2.5 months ako mag-change oil mga paps. Totoo, promise, ganun talaga ako katindi mag-change oil dito, talagang inalaga. Siguro yun talaga yung unang-una ko nagustuhan talaga sa kanya, yung kanyang tipid sa gasolina. Yun talaga ko nalo ka na eh. Okay. Susunod yung kanyang engine performance mga paps sa makina niya. Wala akong masabi sa makina niya kasi sobrang tahimik. Pero although lahat naman ng makina na natin, may naririnig tayo mga may lagitik, may mga helicopter, pero kung may narinig man kayong mga ganun paps, suggestion ko lang sa inyo, huwag nyo muna agad-agad ipapabuksan yung makina. Obserbahan nyo muna bago nyo ipabuksan. So ganun yung bilin ko sa inyo mga paps. Kaya para sa akin, pag may mga ganun senaryo, pabayaan nyo na lang muna, hintayin nyo siguro maghintay nyo ng month, gano'n. Kung alam nyo yung lumalalay, yun, doon nyo na lang ipacheck sa mekano ko, diba? So yan yung kanyang engine performance para sa akin, kasi hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo, wala, hanggang tune up lang ako, gano'n. Yun, at saka yung susunod na nagustuhan ko sa kanya, yung top speed niya mga paps. Yung top speed niya, sobra kong nagustuhan kasi ang pinaka top speed ng nangyari nito is 120 km per hour. Sobra kong nagustuhan kasi 115cc lang siya. Tapos tumatakbo siya ng 120, di ba? So yan yung nagustuhan ko talaga actually. Hindi nagbabago yung takbo niya. Kaya kung mabilis, kaya kung maging kamote. Ay, nako. Oh, at saka yung isa pa, yung kanyang riding posture talaga. Sobrang siguro nasanay na ako. Para ka lang nakaupo. Para ka lang nakaupo na nakahawak sa manibela. Yun talaga yung riding posture nitong Smash na to.
sobra talaga akong sa tatlong taon na pagdadrive ko. Sa una, wala akong naramdaman na sakit ng bewang, mga ganong klase ba. Kahit kailan, wala akong naramdaman dito. Ang isa lang na inaano ko yung clearings niya, to be honest, mga umiingay paps. Di ko alam kung sa gulong baddel, nagpalit ako ng mga small tires or sa mga gold bolts na binabit ko. Pero I think wala yan sa gold bolts eh. Ang alam ko nasa small tires. Kung may naka-experience na gano'n at kung sa tingin niyo yun talaga, comment niyo na lang sa akin para pwede ko naman paguhin, di ba? Yan. So tatlong taon ko na siyang mahigit gamit. More than 3 years, sa totoo lang, hindi ako binigyan ng problema, mga paps. Yun ang ating topic for today ngayon. Sana nagustuhan ninyo, mga paps. At kung ganun yung nararamdaman mo sa iyong motorcycle, it's yung parang may labitik, hindi lang ganun. Pero wala naman nagbabago sa performance niya. Like top speed. Ganun. Kung munang ipabukas, paps, obserbahan mo muna. Para sa akin, pag ganun, maganda yung performance ng motorcycle. Para sa akin. So yun, mga paps, sana nagustuhan nyo itong video ko. At salamat sa pag-share, pag-subscribe. Shoutouts din dito sa baka na yan. Ang ganda ng grassland dito, puta. Ayan, so yun, maraming salamat sa lahat-lahat ang nag-subscribe, nanood sa channel na to. At gusto kong sabihin sa inyo na ride safe, peace out. Susunod ulit na video natin, mga paps. Sana nagustuhan nyo.